Hello mga sadik, ayun na naman tayo. Magluluto tayo ng chicken sarsyado. Ayan, kung sa isda ay meron tayong sarsyadong isda, ito naman ngayon ay chicken sarsyado. Ayan, sarap yan, sana panoorin nyo. At ito yung ating kamatis, tsaka yung ating bell pepper, ito iba pang ingredients. Ayan, at ang ating chicken, ayan. At etong mga to, ayan, ibiblender ko mamaya, ayan. Ayan, ibiblend ko siya. At ihalo ko lang yung ibang ingredients para dun sa manok bago natin iprito. Yung curry powder, yung thymes. Pero yung thyme, kahit wala kayo niyan, okay lang. Nagganyan lang ng paminta, ayan, tsaka yung salt, ayan. Damihan nyo lang yung paminta kapag wala kayong time, kasi hindi naman optional lang naman yan. Meron lang kasi ako, kaya nilagyan ko. Ayan, tapos i-mix natin. Ayan, i-mix lang natin siya para manot dun yung lasa ng ating time, tsaka yung curry powder, tapos yung ating salt. At sana panoorin nyo hanggang dulo para masaya. Ayan, wala kasi akong ibang maluto, hindi ilan nakita ko, ilan yung nahanap ko sa ref, tsaka yung ibang mga ingredients. At magkapain tayo ng mantika. Ayan, ayan, kasi ipiprito natin yung manok, fry natin. Ayan, pinafry na natin siya. Kahit mag golden brown lang, okay lang, para medyo lumutong lang yung kanyang balat, no? Para hindi siya madurog mamaya kapag niluto na natin. At yan, pumipisik-pisik pa mga sadik. Huwag nating kalimutan mag-share, like, and subscribe. At panoorin nyo na lang gandulo para masaya. Ayan, balter na natin. Ayan, medyo nag-golden brown na siya ng konti. Ayan, tagayin lang natin. Yun, okay na siya. At yan yung unang batch, tapos na. Susunod natin yung pangalawa para maluto na siya lahat. At ito nga pala, eh, pwede nyo rin ilagay sa pasta, no, ating chicken sarsyado, kasi marami itong kamatis. Kamatis, tsaka bell pepper. Ayan, binlender ko siya ng pati kasama ng sibuyas. Ayan, yun, patapos na tayo sa pagpa-fry. Tingnan nyo naman, oh, ang ganda ng kulay, oh. Hindi na siya madudurog mamaya kapag yan ay niluto na at ginisa, para mas malasa yung kanyang laman, kasi naiprito na siya. Diba na-marinate natin kanina yan, kaya okay na din. Ayan, oop, suabe, yan, ganda ng kulay. Ayan, magigisa na tayo ngayon mga sadik. Ayan, sisimulan na natin. At dun sa mga manunod, ayan, pwede nyo gawin yan. At kung meron kayong extra pasta, ayan, pwede nyo lagyan yan. Kahit na malaki yung hiwa ng manok, okay yan, pwede. Ayoko lang kasing mag noodles ngayon, gusto ko mag ano, gusto ko mag kanin. Ayan, pero pwede yon sa pasta. Ayan, kanin, pasta, pa pwede. Basta kayo na bahala kung kakainin niya. Ayan, sunod natin yung manok. Gigisay natin siya ng konti para naman mag-mix lang yung lasa ng pagisa ng sibuyas. Ayan, sabi, tingnan niyo naman, di ba? Kaya nyo gawin yan, para laki nagluto na sarsyadong isda. Ayan, pero this time marami siyang ano, tomato. Ayan, yung tomato paste, lalagay ko na siya. Ayan, isang buong maliit na tomato paste yan, yan, para mas malasa yung ating tomato mamaya. I-mix natin ng konti. Ayan, naghalo lang. Sarap. Kulay pa lang. Ayan, tingnan mo naman, masarap na.
pwedeng-pwede yan. Pagka talagang gusto mong kumain yan, pagtsagaan nyo na lang. Pagtsagaan yung panoorin, mga sadik. Ayan, susunod natin yung ating time. Ayan, time. Ayan yung mataran time kanina. Doon sa, hinahal natin doon sa pagmamarinate ng manok bago iprito. Ayan, nilagay ko na siya, ayan. Pero yung curry powder, hindi na. Doon na yon sa una. May lasa na yung laman eh. Ayan. Isatayin natin ng konti. Yun, tumutunog pa. Kumakatok pa yung aking sanse. Ayan. At ang ating susunod dyan ay ilalagay natin yung ating binlend na tomato kanina. Ayan, papakita ko sa inyo paano yan binlend kanina. Ayan. Kung wala kayong blender, pwede nyo naman i-almeris yung durugin nyo. Durugin yung ano. Tapos igisa nyo para madurog. Lumapot. Kasama nung bell pepper tsaka nung sibuyas. Pero siguro naman meron kayong blender. Kaya mas madali pa may blender. Ayan. Ayan. Dagdag natin ng tubig, yan, isang baso. Bali, nilagay ko siya sa blender kasi para madala yung mga natira, yung mga natira, yung mga naiwan doon na binlend ko kanina. Para hindi masayang, ayan. Para-paraan lang yan. Ito naman ay lutong bahay lang. Eh, hindi naman natin ito po ipamamahagi sa iba kasi wala mong okasyon, tsaka lockdown, ayan. Haluin na natin. At after nito, eh, pakukuloyin natin siya, no? Pakuloy natin siya ng mga ano 10 minutes at yan, ilalagay muna natin yung ating yung chicken cubes. Ayan, dinurog ko na para mas madali siya malusaw. Yun. Tignan natin ng konti. Ayan, minimix ko na siya. Para bago siya kumulo, eh, nahalo na siya lahat. Ayan, nakawala na yung ating chicken cubes. Haloyin natin. Huwag nang kalimutan mag-subscribe, mga sadik. Tapusin nyo ng hanggang dulo. Salamat! At yon. Ang susunod nyan, eh, syempre, hayaan natin siyang kumulo. Ayan, medyo bumubula na, oh. Kumukulo na. Pero, syempre, ano lang yan, ha? Sa low heat lang yan, mga sadik, para naman hindi siya masyadong masunog. At yung ating salt. Yan. Half teaspoon yan. Para lang siya hindi dumikit ba sa ilalim, hindi masunog yung ilalim. Kaya low heat lang siya, pakuloy natin. Mix natin ng konti. Ayan. Para ready na siya para i-cover. Ayan. Panalo. O ayan, cover natin siya. Pakuloy natin siya ng mga 10 minutes. Simmer natin ng 10 minutes. At ayun na nga mga sadik. Tapos na siya, kumulo ng mga 10 minutes. Ayan, buksan na natin. Medyo haluin na natin ng konti. Pero ayan natin siya nakulo ng ganyan habang mix natin, no? Antayin na natin ng medyo kumulo pa siya ng konti habang inahalo natin. Ayan, medyo halu-haluin lang. Ayan, natin natin yung mga sa ilalim. Ito nyo naman, no? Parang sa spaghetti lang. Pero pwede yan sa kanin, no? Pwede rin sa pasta. Depende sa inyo. Lagyan nyo lang ng mga green leaves yan. Kahit yung spring onion na grill, pwede na. At ayan. Ready to serve na ang ating chicken sarsyado. Ayan. Ito naman. Napakaraming kamatis nyan. Ito naman, oh. Ready to eat na siya mamaya. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At para masaya at marami tayo ma-upload na video. Maraming salamat sa panonood at mabuhay kayo.